Sa isang taong hindi nakakakilala kay Rambo, who is he? Rambo? Sa pangalang pa lang, parang talagang diba? Matikas, ganyan. Pero super loving, super supportive, Tito Boy. Mm-hmm. Super supportive. I know he's been in the business for quite a while, dun sa mga hindi nakakaalam, mm-hmm. because his mom has been in the industry for quite yes. a while, si Marilyn. And, hi, Mom. No, but he was your ex. Mm-mm. Tapos, you have this thing na, ay, hindi ako nakikipagbalikan sa ex and much more to marry an ex. Mm-hmm. So, what happened? Ano, Tito Boy, siguro po kasi yung time namin dati, saglit lang. Parang 3-4 months kami when I was 21 years old. Pero yung 4 months na yon, hindi lang sa relationship kasi hindi lang yung partner mo talaga yung i-consider mo. His family also. Yung 3-4 months na yon, si Mom, si Tito Marilyn, iba yung pina-feel. Parang pinaramdam niya na anak niya rin ako. Yung mas kakampi siya sa akin kaysa kay Rambo, yung ganun. So, hindi po ito gawa-gawa. Nung nagkabalikan kami ni Rambo, sabi ni Mom, kinento niya, may interview tayo. And she's watching. Tapos, ni-record niya. Sinend niya dun sa group chat nila. Tapos sabi niya, Rambo, bakit hindi na lang siya ulit? Yes. And then, hindi alam ni Mom na magka-text na kami ulit ni Rambo. Okay. Tapos parang nung unang date namin ni Rambo, dun parang, ako rin eh, parang sabi ko, walang balikan, pero nandun yung sobrang laking bagay talaga nung family niya. Right. But right now, you know, you're about to get married sometime in July. Alam ko may kausap ka na. Kaya kayo kakasal, Maha? Di ba sinabi ni Tito Boy, July? Yes, dito po yun. Dito niyo po unang narinig July. Yun. July. But you're both excited and scared. Talk yes. about it. Bakit ka excited? Bakit ka scared? Kasi sa dami po ng pinagdaanan ko, parang alam ko na kung paano sila, paano iha-handle. Pero eto, new chapter, hindi ko pa napagdadaanan. So, bagong-bago sa akin, bagong-bago sa amin ni Rambo. At ito yung second chance namin ulit para sa forever na. Nung nagkabalikan kayo ni Rambo, I know you spoke about his family and the support of the family, but ano sa palagay mo yung nakita mo na hindi mo nakita when you were together for 4 months? Sa kanya? Mas sa akin, Tito Boy eh. Ah, mas sa'yo? Mm-mm. What kasi, did you learn about yourself? Kasi nung unang naging kami, kailangan ko i-sacrifice yung relationship namin para sa family ko, para sa career ko. Pero siya sigurado sa akin eh. Sinabi niya kay Mom, kay Mama na if may pera lang siya, if kaya lang niya akong buhayin, papatigilin na niya ako mag-artista, parang ganyan. Mm-hmm. But since love niya ako, yun, nag-sacrifice din siya. Ni-let go din niya ako kasi para tuparin ko muna yung dreams ko. You've been through a lot. Ang dami yung pinagdaanan. Publicly. Oo naman. Diba? you've been through a lot. Ano ang lesson in love na baon mo dito sa marriage na ito? Pag marriage na, Tito Boy, iba na. This time, hindi ka na matatakot ng todo dahil meron ng isang taong hindi ka papabayaan. Alam mong lagi kang ipagtatanggol at alam mong lagi mong kakampi kahit anong mangyari.